Hi guys, welcome back to my channel. This is Marlina from Marlina's Kitchenette. And for today's episode, yung ating simpleng tilapia, let's make it more special with our two kinds of side dishes. So stay with me, let's start cooking. So, para sa ating side dish, unahin natin yung ating sibuyas at kamatis. I-finely chop natin or diced cut yung ating onions and yung ating tomatoes. At kung bago ka lang at napadaan sa channel ko, please don't forget to click the bell down below so you will be notified every time may bago tayong uploads. Please subscribe to Marlina's Kitchenette. Okay, so na-diced cut na natin itong ating onions and tomatoes. Kuha naman tayo ng isang salted egg. Para sa ating unang side dish, ito yung magpapagana or sausawan dito sa ating tilapia. Crispy fried tilapia at itong ating side dish o yung ating terno nitong ating pritong crispy tilapia. Okay, so dahil salted egg na yung ating mix up with onion and tomatoes, no need nang dagdagan niya ng any pampaalat kasi medyo maalat na yung ating salted eggs. So, sunod natin yung ating second side dish. Gawa naman tayo ng butter and salted egg. Yan yung magiging sausawan na second sausawan nitong ating crispy fried tilapia. Okay, so yung ating butter na melted na natin siya into the microwave. And then magbukas tayo ulit ng isa pang salted egg. Yan, then i-mash up natin, durugin natin yung ating salted egg. And then presto, imimix natin ito doon sa ating melted butter. So, as you can see, dalawa na agad yung ating sausawan or yung terno nitong ating crispy fried tilapia. So, ito yung ating second, yung salted egg. Minashed ko lang. And then, i-mimix natin to doon sa ating melted butter in a while. So, to all my watchers, please stand by dahil after nitong ating cooking, yung ating live raffle draw is at the end nitong ating cooking show. Ayan. So, nakita nyo, nilagay ko na yung ating butter. And then, idagdag na natin lahat yung ating natira pang butter. Ayan. Para talagang maging malasa itong ating sausawan or itong ating side dish. So, this one, yung ating first side dish, yung ating onion and tomatoes with salted egg. And then, ito namang second is yung ating butter and mashed salted eggs or egg. Ayan. So, balikan na natin itong ating star ingredients for tonight, itong ating tilapia. So, malinis na ito. So, i-bandlawan ko lang para mas maging malinis. Walang kaliskis. As you can see, makinis na makinis itong ating big tilapia. So, after natin ma-clean up, as you can see, lalagyan na natin to ng timpla. And then, let's start na rin i-heat up yung ating pan. So, after this, straight away, piprito na natin kaagad itong ating big tilapia fish. Ayan. So, lagyan lang natin siya ng gatla. O, hiwaan lang natin siya into equal slit dito sa ating flesh or laman ng ating tilapia. Para naman pag-marinate natin ng mga sauce or yung ating calamansi, salt and pepper, pumasok siya inside nung laman ng ating tilapia para talagang maging malasa.
So, i-continue lang natin yung ating paglagay ng slit o hiwa dito sa ating tilapia. Back and forth. Ayan, as you can see, mga kakusina, nilagyan ko siya ng equal cut. Ayan, and then, irarab natin ito ng kalamansi para matanggal yung lansa ng ating isda, as you can see. Irab na natin around the 5 to 6 na kalamansi or lemon. Ayan, make sure lang na hindi natin isasama yung mga buto dahil mapait yan. Ayan, irab rin natin dun sa ating isda yung ating calamansi or lemon. So, yung inner part ng ating isda, nilagyan ko din yung loob dahil ako paborito ko yan yung sa part ng tiya na yon, lalo na pag crispy. Talagang mapapa-extra rice ka. So, habang nirarab ko or tinitimplahan itong ating tilapia, I make sure na nag-heat up na ako ng ating kawali para naman paglagay nitong ating isda, isa hindi maninikit yung ating balat ng isda. So, bago ilagay yung mantika, isang small tip lang mga kakusina, make sure na mainit yung kawali bago natin ilagay yung mantika. Ginagawa nyo rin ba yun minsan? Yung kawali, ipagkaon ng kalan, lagay agad ng mantika kahit hindi pa mainit yung kawali. Huwag nyo nang gawin yun dahil maninikit. Yung inyong anything na ipiprito, maninikit yan for sure. So, we're going to do it right this time. Mainit yung ating kawali before natin ilagay yung ating mantika. Or kahit nagamit na yung pinagprituhan ng manok or baboy, yan, pwede nang gamitin yan sa isda. Okay, so narab ko na siya ng salt and pepper together with yung ating calamansi. Then, this time, gawin naman natin yung ating mixture to make it more crispy at maging mas malasa yung ating tilapia. Ayan, gamit ako ng magic syrup. Baka naman. So, itong ating cornstarch, around 1 cup, nilagyan ko lang ng 1 pack nitong ating magic syrup or kung meron kayong chicken salt. Ayan, that's all kasi yung ating isda iya meron ng timpla yun eh. So, ito yung pinaka-outer part na lang nitong ating pampak crispy para talagang maging crispy tilapia with 2 side dish. Ayan. Okay, so after natin dun sa ating cornstarch and chicken salt or magic syrup, ayan, ipuno lang natin yan all over dito sa ating isda. Ayan, at siguraduhin, meron na tayong steamed rice at yung ating rice cooker nakababa. Baka intay kayo ng intay tapos hindi pala naibaba yung rice cooker. Nangyari na ba sa inyo yun mga kakusina? So for you to earn another 50 heart points, yung inyong mga karanasan sa kitchen, yung mga katangahan kung matasabi, huwag naman tanga, nalimutan lang. Okay, so back and forth is talaga namang nalagyan na nung ating cornstarch with magic syrup. Ready na natin agad dito sa ating mainit na mantika. Ayan. Okay, so kung marami kayong budget sa oil, pwede yan deep fry. But ako, I make sure na half lang is okay na. So, back and forth, naprito na rin natin mga kakusina. Medyo maitim lang yung middle part. Yan, but as you can see, diba talagang tostado. At malasa yung balat ng ating isda, for sure.
So habang mainit yung ating isda, ilagay na natin yung ating butter with salted egg. Ayan, para at least yung butter is magmelt at pumasok pa siya doon sa loob ng ating laman ng isda. Ayan, magme-melt yung butter and then mag-uusing diyan sa ating isda or tilapia. Wow, ang sarap namang tignan. Lalo na siguro pag sa tiki man portion. So don't forget to comment down below para sa inyong mga unforgettable or yung mga kakaibang nangyayari sa inyo sa kitchen while cooking. So stay tuned after ng ating premiere. Right next na kaagad yung ating raffle draw for 300, 200, and 100 GCash. Thank you for watching Merlina's Kitchenette. And please don't forget to like and share. Subscribe to Merlina's Kitchenette and please hit the bell so you won't miss a thing. See ya!